Magandang araw na muli mga boss. Ito yung sasakyan na na-stack ng 10 buwan kasi nga tumirik. Ngayon napa-under ko na siya. Ang problema, wala naman siyang preno, mahina. Pati itong handbrake niya mga boss, oh, dyan ako nag-base eh. Oh. Talagang kailangan na siyang malinis, ma-adjust, or kung kailangan palitan ng brake shoe, papalitan ko yan. Kaya umpisahan ko na itong trabaho mga boss dito ako magsisimula sa gulong. Tatanggalin ko siyempre yan. Gagamit ka ng tire rinse mo kung ikaw ang gagawa, kung may impact rinse ako. Madali ko lang matatanggal itong gulong. At pag natanggal mo itong gulong mga boss, gamit ka ng ball hammer, paluin mo itong brake drum para makaluglang siya. Kasi nga, na-stack nga ng 10 buwan itong sasakyan. Sigurado naman kinalawang yan at mahigpit tanggalin itong brake drum. Kaya kung makikita nyo, after ko makalug ng ball hammer ko itong brake drum, sinikwat ko ng plat screw yan. Mabuti na lang, maganit lang tanggalin itong brake drum, hindi siya stack up. At kung makikita nyo, tabi mga boss, oh, sa pagkaka-stack yan, eh, oh, yan na yung naghalong kalawang at alikabok. Dahil nga simula nung tumirik ito, 10 buwan na itong na-stack. At ayon nga kay customer, bibihira niya rin napapaservice itong sasakyan niya. Kumbaga, kulang na kulang sa maintenance. Pag ganyan mga boss, gumamit ka lang naman ng paintbrush, tanggalin mo muna itong mga kalawang dito sa brake drum mo, pati yung alikabok, tapos gamit ka ng papel diliha para matanggal mo yung kumapit na kalawang, tapos paintbrush ulit para matanggal mo naman yung natanggal na kalawang, tapos gamit ka na ngayon ng brake cleaner para kung may malagkit na kumapit dyan, ma-wash out nitong brake cleaner. Nakikita nyo naman mga boss, di ba? Kahit na malinis na siya, binira ko ng brake cleaner, may mga natanggal pang kalawang. Dahil okay na ako dyan, dito naman ako sa brake shoe mga boss at backplate niya. Kung makikita nyo, gumamit ulit ako dyan ng paintbrush para ma-wash out ko muna yung mga kalawang at alikabok na kumapit dito sa brake shoe. Pag okay na, gumamit naman ako ng flat screw. Itinulak ko itong brake shoe para matest ko yung piston dito sa brake cylinder kung stack up siya. At dahil okay naman, niliha ko ng bahagya itong brake shoe. At pag okay na, tsaka ako naman gagamitan ng brake cleaner yan para malinis maigi itong brake shoe. O di ba mga boss, kung ganito yung sasakyan nyo, madali lang naman maglinis ng preno. At pag okay ka na, o gumamit ka ngayon ng flat screw. Kaya lang, may problema. Stack up na itong brake adjuster niya. Ayan mga boss, oh. Ayaw niya pumihit eh. Pinipilit ko yan mga boss kung makikita nyo. Kaya lang, ayaw talaga. Ang gagawin ko dyan, gagamit ako ng manipis na flat screw. Sisikwating ko itong return spring niya para matanggal siya dito sa brake shoe. Ayan mga boss, oh. Sikwating nyo lang bigla yan. Yun, di ba? Tanggal na siya. Ngayon, ibukan nyo itong brake shoe. Pag naibukan nyo na yan mga boss, gamit ka ng plier. Tanggalin mo itong set ng hold-on cap mo na naglalak dito sa brake shoe. Alam nyo mga boss, pag tinanggal nyo naman itong hold-on pin kit niya dito sa brake shoe, yung naglalak, madali lang naman yan eh. Kung gagamit ka ng plier, ipitin mo yung hold-on cap, tsaka mo idiin. Ganyan mga boss, oh. Pag naidiin mo yan, itong hold-on pin, aangat yan eh. Yan, gaganyan yan eh. Tsaka mo ngayon pihitin itong hold-on cap para matanggal mo dito sa hold-on pin. Sa ilalim kasi ng hold-on cap mga boss, meron siyang spring na tumutula. Kaya kailangan mo idiin yung hold-on cap para matanggal mo siya sa pagkakalak sa hold-on pin. Dito na ako sa brake shoe mga boss. Ano, gumamit ako ng plier, tanggalin ko itong return spring dito sa adjuster lever para maibuka ko itong parking lever niya. Nang sa ganun, matanggal ko naman itong brake adjuster. Ayan yung brake adjuster mga boss. Itaas nyo lang itong adjuster lever niya para matanggal sa pagkakalak itong brake adjuster. At pag natanggal nyo na itong brake adjuster mga boss, kung makikita nyo, stuck talaga siya. Gumamit ako dyan ng penetrating oil at plier para ma-pre-up ko itong stuck up na brake adjuster. At kung sa palagay nyo, natanggal nyo na siya sa pagkaka-stack up o gamitan nyo na ng kamay nyo yan para mas mabilis yung mapihit itong brake adjuster niya. Tsaka nyo ngayon, spray ng penetrating oil, punasan nyo ng malinis na basahan at lagyan nyo ng grasa. At pag okay na, salpak nyo na siya ulit. O diba? Ganun lang naman. Alam nyo mga boss, bakit ko sinasabing laging madali yung paggawa? Ang reason ko dyan, para hindi kayo panghinaan ng loob pag gusto nyo gawin yung sasakyan nyo. Ayun ang point ko ron. Pangalawa, dun sa ayaw gumawa, at least nagkaroon ka na ng idea, hindi ka na basta-basta maiisahan. Sa pagbalik naman ng brake adjuster, same procedure lang mga boss kung paano mo tinanggal yung brake adjuster mo nung umpisa, ganun mo rin siya ibabalik. Wala ka namang babaguhin, napakadali lang. Isa lang naman ang tinanggal mo dyan na ano eh, return spring eh. O ibabalik mo lang yung isang return spring. Siyempre gagamit ka ng plier para mailagay mo itong return spring dito sa adjuster lever niya. Ikakalawit mo lang naman yan mga boss dito sa brake shoe, tapos isasampa mo dito sa adjuster lever gamit yung plier mo. Ayan o, nakita nyo naman. No, o diba? Pag nailagay mo na yan, iposition mo na ngayon itong brake shoe. Pero iayos ko muna itong camera mga boss para buo yung makita itong brake shoe kung paano ko ginagawa. Kailangan kasi mga boss,
maayos yung pagkakalapat mo ng brake shoe dito sa anchor niya. At kung makikita nyo, inilagay ko na rin itong maliit na return spring dito sa isa pang brake shoe. Ikinalawit ko na siya. Tapos dito naman sa itaas mga boss, inaayos ko naman dyan yung pagkakalawit ng isa pang return spring. Kailangan kasi mga boss, pag gumawa kayo, planchado na yung trabaho mo. Nakaporma na ba? Pero bago yan mga boss, dito muna ako sa hold-on pin. Dito sa backplate mga boss, ilagay mo itong hold-on pin. Itusok mo yan, tatagos yan dito sa brake shoe. Pag okay na, ilagay mo na itong hold-on cap. Ayan mga boss, yung nilalagay ko. Tapos yung hold-on spring. Tapos yung isa pa uling hold-on cap. Ayan ngayon yung maglalak dito sa hold-on pin. Gamit ka ng plier mga boss, ipitin mo itong hold-on cap, tsaka mo idiin. Pag pumasok siya sa hold-on pin, tsaka mo pihitin para mag-lock siya. Tapos dito ka naman sa brake adjuster mga boss, at dito sa return spring, isentro mo muna itong brake adjuster dito sa isa pang brake shoe. Pag okay na, gamit ka ng flat screw, tsaka mo ngayon ikalawit itong return spring dito sa isa pang brake shoe. Ayan mga boss, gumamit lang ako ng manipis na flat screw. One click lang yan, pag nilagay nyo, hindi kayo mahirapan. At pag okay na, pwede ka na ngayon mag-adjust dito sa brake adjuster gamit itong flat screw mo. Nakita nyo naman mga boss, dahil na pre-up ko na yan, maluwag na akong nakakapag-adjust. Siyempre, bago ko ilagay itong brake drum, inisprayan ko muna ulit yan ng brake cleaner. Tapos isukat ko muna itong brake drum dito sa brake shoe. Kung kulang pa yung pag-adjust na ginawa ko, pwede ka pa naman magdagdag, pihitin mo ulit yung brake adjuster. Basta lagi yung tatandaan mga boss, pag nag-adjust kayo ng brake nyo, wag naman yung sobra higpit. Dapat napipihit nyo pa rin ng maayos itong brake drum pag inilagay nyo itong brake drum dito sa brake shoe. Kasi pag medyo sumigip yung pagkaka-adjust mo, hindi naman yan agad-agad maninikit. Ang masakit yan kung kailan mahaba na yung biyahe mo, nasa malayo ka na, dun palang maninikit yan. Ganun ang klase ng paninikit ng preno ang karamihan sa na-experience ko. At dahil sa okay na ito mga boss, nakita nyo naman, inilagay ko na itong gulong, tapos higpitan nyo yan ng tamang higpit lang. At para makita nyo na yung kabuuan ng pag-adjust ko mga boss, idadami ko na itong isa pang brake dito sa likuran. Bali, dalawa na yung ipapakita ko sa inyo dito sa video para hindi na kayo malito. At syempre naman, laging first step, ijack mo yung gulong, tanggalin mo yung gulong, gamit ka ng ball hammer, paluin mo ng kaunti itong brake drum niya pag nakalug siya at ayaw mo rin matanggal, gamit ka ng flat screw, sikwat-sikwatin mo yan hanggang sulmabas itong brake drum. Pero pag stuck talaga siya mga boss, gumamit ka ng dalawang bolt na number 12. Ayun ang pantutulak po para matanggal mo itong brake drum. Siyempre naman mga boss, dahil sa na-stuck itong sasakyan, ano pang aasahan natin kundi yung kinapitan ng maraming kalawang yan at alikabok, ano? Kaya gamit ka ulit ng paintbrush para ma-wash out yung dumi, tapos gamit ka ng sandpaper, lihahin mo itong brake drum mo para matanggal naman yung kumapit na kalawang, tapos paintbrush ulit. Pag natanggal mo na yan mga boss yung dumi, o gamitan mo na ng pang-spray mo na brake cleaner. Alam nyo mga boss, kaya kung makikita nyo, pag naglinis ako ng preno, ginagamitan ko muna ng paintbrush, liha, bago ko gamitan ng brake cleaner, para mas makatipid ako sa brake cleaner, para yung isang brake cleaner, para sa apat na gulong na yon. Pangalawa, sigurado pang malinis talaga itong preno, kaysa naman iaasa mo lang sa brake cleaner lahat. Hindi gano'ng malinis yun. At higit sa lahat, siyempre, hindi naman nagastos ang si customer ng isa pang brake cleaner. Alagay naman, porket marumi yung preno niya. Sabi ko, sir, marumi yung preno mo. Gamitan natin pa ng isa pang brake cleaner. Kuha pa tayo. The another gastos yun. Alam nyo mga boss, kahit na nagtatrabaho ka, pwede kang gumawa ng mabuti. Yung hindi mo lang mapagastos si customer ng malaki, mabuti na yun. O isukat ko na itong brake drum. Tandaan nyo mga boss, sa pag-adjust ng preno, dapat may pakiramdam din yung kamay mo. Diba sa kabila, nag-adjust ka. Ia-apply mo yung adjustment na ginawa mo ron dito sa kabilang side sa pag-adjust mo. Hindi pa pwedeng dun maluwag dito, masikip. Hindi ganon. May pakiramdam ka naman eh. Huwag mo naman sabihin hindi ka marunong humaplos. Ilagay ko na itong brake drum mga boss. Baka kung saan pa tayo mapunta eh. O sa paglagay ng brake drum mga boss, siyempre kakapain mo yung stud dyan. Dapat maitapat mo itong stud dito sa butas ng brake drum mo. Tsaka mo ngayon siya itulak. At pag okay na, medyo ikuti mo ng kaunti itong brake drum para sigurado ka na yung pagkaka-adjust mo is right. At dahil okay na ako dyan mga boss, siyempre naman, una kong gagawin, i-check ko na itong handbrake. Yan. Punta ka ngayon dito sa loob ng sasakyan mo para makita mo naman yung resulta ng paggawa mo. Siyempre naman, pag hinila mo itong handbrake mo, sigurado naman sa ginawa mong pag-adjust, okay na yan. O diba, maiksi na itong handbrake, okay na siya. Pacheck na natin yan kay customer para sure. O sige guys, tag mo nga. Yung click na yan. Mataas na? Mataas na? Oo, tama. Yan, huwag din lubog-lubog. Yan na, Bitaw? Apak? Okay.
Bitaw? Sige, testing. Testingin mo. Sampa ka. Oo. Lakas. Good. Lakas, oh. Galing sa kasa. Diretso mo lang, diretso. Muli mga boss, dahil okay na ito kay customer, maraming maraming salamat sa panonood. At kung ang kaligayahan nyo naman ay ang paggawa ng mabuti, huwag nyo naman sanang kalimutang mag-subscribe sa channel ko. Kung okay lang naman sa inyo, pero kung labag naman sa inyo mga boss, manatili na lang kayong viewers ko. At sana, pagpalain kayo ng Diyos. Salamat! Okay, good!